What's up, kapare? Another day, another work. Medyo maaga lang tayo ngayon kasi may trekking tayo na 2 to 3 hours mula sa highway. May alarm tayo, 3G outage. 3 ibig sabihin, pag outage, naka-down. So, hindi nagki-cater ng 3G services yung cell site na yun. Hindi siya nagbabato sa area. Na-determine naman na siya na yung board mismo nung 3G yung may problema. So ang ginawa namin is naghanap kami ng spare. Tapos yung commissioning nun is nasa sa site na. Pero dahil may extra kami na BBU unit, keep pre-config na namin siya. Tapos para pagdating sa site, salpak na lang. Tingnan natin kung gagana yung ginawa namin configuration. Sunduin ko lang muna si Sir Kaya tapos si Kuya Ranji sa office. Time check 6:06. Gising kami 5:30, inayos lahat ng gamit. Tapos yun, tara, biyahe tayo sa Kenon. Nasa Kenan Road kami, aga-aga namin kasi hindi namin na-restore kahapon. Sa Kenan Road, bawal dumaan pa rin kung hindi ka residente or hindi ka taga-Baguio. Kung taga-Baguio ka, sa checkpoint pagpababa, nag-iiwan ng ID, lisensya. Hindi sila tumatanggap ng iba ID, lisensya yung kinukuha nila. Kasi since within Kenan ka naman daw, okay lang daw. So, biyahe tayo! Let's go! Ayun na yung site, yung nag-iisang mukhang toothpick doon sa ibabaw. Yan yung aakyatin namin. Mga kwan yan nga. 2 to 3 hours, depende sa conditioning na. Pero sa tingin ko, mga bata pa naman sila, kaya na nila yun. Driver lang ako ngayon. Ayan, so, pinakita ko lang. Lakad tayo maya maya. Nakarating na kami sa drop-off point. Drop-off. Ayan. Kita nyo, hindi nyo tanaw yung site. So, mag-prepare lang kami. Prepare yung mga tools na walang magamit. Basic tools lang siya. And, syempre, since mahirap yung access niya, akyatin na rin namin yung tower for preventive maintenance. Check yung antenna. Baka kasi, ang tag dito? Nag-fade na yung mga tape niya. So, kailangan lang i-tape uli. Tapos, terms of microwave, kailangan natin siyang ikpitan yung mga bolts and nuts, lalo yung mga side struts. Yan. Siyempre, leg support. Hindi na tayo bumabata. Sakit pa ng ngipin ko. So, prepare. Dala ng harness. Harness kasi kailangan ng picture mamaya. Hindi pala magtrabaho. Tapos, yung helmet. Para hindi na ako sitahin. Yung mga boards, consumables. Tinapay, hindi pa kami nag-almusal. Ito na lang, along the way na lang. Para makababa rin naman agad. So, yan. Bukas yun na po ang Kenan Road. Ayan. Tara na uli. Five minutes pa lang. Naglalakad kami. Parang hayaan ko na lang kaya silang makyat. Dalawa naman sila, malaki na sila. Yan yung daan. Tapos iikot kami. Payo sa likod ng bundok. Kasi walang diretso. So, 7:30 kami. Nag-start. Umakyat ng bundok. Sana gumana yung na-config na namin kahapon. Thank you kay Sir John Robles ng Huawei team at kay Master Dong ng aming Tier 2. Ang Tier 2 sa Ops ay
sila yung parang support namin sa grounds. Kung hindi na namin alam ang pwede namin gawin, tawag lang kami kay Sir Dong in terms of wireless sites. Siya master dun. Okay na. Mga 1 hour na rin kami naglalakad. Nasa gitna na kami. Good job for us. Pero sakit talaga ng ngipin ko. Ayan. Glimpse sa dinadaanan namin. Para nabivisualize nyo rin. Pine needles. Napakadulas. Tama. Nakapahinga na kami sa gitna. So, recule. Dehydrate. Dehydrate. Yan. Hiniling ko naman mag-exercise. Huwag lang yung mga ganitong exercise. Maobliga akong umakyat eh. Yan. Ayan. So, akyat lang ulit. Akyat. Matibay naman siya. Sabi ko. Tiwala lang kayo dyan sa hagdan na yun. Kung rurupok, edi alam niya na. Tatawa lang naman tayo. Tatayo din. Kapang punta kami ng init. Lapit na sa summit. Woohoo! Arating na rin kami sa site. Yan. Siyang four-legged na tower. 2 hours. 2 hours na sakto. 7:30 kami umahon. Tapos ito, nakarating kami on-site. So, kain muna ng tinapay lang para hindi masyadong mabigat pag-ahon. Ayan. Basic parts ng Telecom Tower. Yan. Akyat tayo para mas may turo ko sa layman's term or kung ano yung function nung nakikita nyo sa isang tore. Yan. Break muna. Tubig. And let's climb. Ito yung microwave na sinasabi ko kanina. Mukha siyang bilog. May radome siya. Yan. Tapos, ang connection yan, yung microwave, ay, connection. Ang purpose niyan, siya yung nagkoconnecta nga, sabi ko kanina, sa isang cell site na susunod. Yun yung katapat niya. Banda doon. Hindi natin tanaw kasi nga,
mahirap. Yan. Pag naka-connect na yan dyan, sa likod nyan is yung flexible waveguide. Yung kulay itim. Yan, yan yung itim. Yan yung waveguide. Tapos pupunta yan sa outdoor unit nya. Ito naman, yan yung outdoor unit nya. Pagkatapos ng outdoor unit nya, IF cable at grounding ang nakatap dyan. Papunta dun sa indoor unit nya sa baba. Yun yung hindi ko na pwede ipakita sa inyo sa loob. Privacy. Tapos yun. Yun mismo ang microwave. Dagdag ko pa pala. Yan. Iba't ibang frequency yan. May high and low frequency. Tapatan yan. Lagi. High dito, low sa kabila, and vice versa. Tapos in terms of size naman nila, yan o. Nakikita nyo yan. Isa siyang 2.4. Yan. Tapos ito ay isa namang 1.8. Yung size, nagbabari kung gano'ng kalayo yung susunod niyang hop o yung site. Mas malaki, mas malayo yung pinabato niya. Yung katapat niya na site. Link up site ang tawag pag dito nanggagaling yung source. Tapos yung sa dulo is spar. Yun yung far end niya. Ano pa nga ba ang tungkol sa microwave na mabilis? Yun lang. Ito naman yung mga BTS panel antenna. Ang purpose nito, siya yung nagbibigay ng signal sa inyong mga subscribers or mobile customers. Yan. Kung saan nakatutok yan, kung yun yung serserban niyang area. By sectoring yan. Ang pagsisectoring sa antenna, sector 1 is pinakamalapit sa north, tapos pa clockwise. Clockwise yung tutok niya. Ayan. Kung makikita nyo to, isang antenna, hindi na siya tumutok doon kasi nga bundok. Wala naman masyadong tao doon. Tapos ito, isang sector, nakafocus sa highway. Kasi nga, doon yung mga tao. Tapos, sa likod ng isang antenna panel, na pinagdudugtong siya ng jumper cables. Ayan. Jumper cables, papunta siya doon sa isang RFU or isang RRU. Remote radio unit or radio frequency unit. Mula doon sa RRU, may kable na nakakonect na power papunta sa baba. Doon nakabuhay. Doon nakatusok yung power niya. Doon nagbabato. Tapos, CPRI cable naman ng gagamitin mula RFU hanggang doon sa baba. Hanggang doon sa BTS node mo na. Yan. Pagkadating sa BTS node, yun na yung BBU mo. Andun na yung mga config mo, 2G, 3G, 4G, and LTE. Andun yung mga boards na yun. Yun ang pinaka layman's term ang BTS panel antenna. Pag nakikita nyo na walang nakatutok sa inyo na antenna, possible na mahina yung signal nyo dun. Pag ginalaw mo itong nasa taas, itong bracket na to, yung up tilt, down tilt nya, ang tawag dun is yung sa elevation nya, elevation ng antenna. Pag left right, yun yung azimuth ng isang antenna. Yun. Yan, pagdating sa pinakatuktok, nasa pinakatuktok na kasi ako, makikita nyo yung ilaw, yung tower light nya. Kulay red ito kasi sa kwento sa standards sa mga tower heights para nagsisilbing warning kung may aircraft man, kahit sabi mo na lang to 40 meters, hindi mo masabi, di ba, pag nasa area ka na, at least may sign na may tower doon. Tapos yung katabi niya is ito, isang lightning arrestor. Yan, mataas yan. Yeah. Yung lightning arrestor, siya yung sumasalo pag kumikidlat. Kasi pag sa telecom prone sa lightning yung mga equipment. Dahil siguro sa frequency, hindi ko sure kung bakit siya prone sa kidlat. Kaya nilalagay yon para saluhin niya lahat yon, hindi masira yung equipment. Magde-dissipate yan, sinalo niya yung kidlat, dadali niya diretso sa ground yan. Walang harang yan, ha? Walang harang yung lightning arrester na yan, papunta sa
lupa. Yun yung purpose naman ni lightning arrester. Si magpapalit na kami ng para sa tower light. Ayan. Kung titignan nyo, zoom ko saan, andun yung sasakyan, di pa rin kita, di pa rin tanaw, pero yun yun, ayan, andun na yung ginamit namin sasakyan kanina, dun din kami bababa malamang. So ito, pag umakyat ng tower sa maintenance, yun nga, kailangan higpitan lahat yung mga bolts, lalo sa mga microwave, sa mga antenna din, balutin yung mga jumper cables, kasi yun ang kadalasang problema ng mga BSWR cables. Check na rin natin itong surge, yung lightning arrester nya, na intact sya, na hindi gumagalaw. Okay naman to, nahigpitan ko na si tower light. Yan, palitan natin yung bumbilya nya. Simple light lang naman to, pero may iba yung OB light na sinasabi nila, pero para dito bumbilya lang, tapos may enclosure lang siya. Hindi ko alam yung mga tamang term sa mga ganyan. Ayan, dito na rin si Kuya Ranji. So start na namin palitan yung bumbilya, testing, sabay higpit na lahat. Tapos di kami trabaho mga 12:30. Nagigipit na mga antenna, nag weatherproofing, panel antenna, tapos microwave antennas, nag-groom ng mga kable, okay na rin, nagpalit ng ilaw. Ayun, pahinga. Tapos nilutuan tayo ni sir ng wat-wat. Amazing. Kailangan nating magbayad dahil ulam nila to dito sa bundok. Mahirap bumaba. Ayan. Ayan. And syempre, kung ano inakyat namin kanina, doon din kami bababa. Normal. Tapos, tignan natin kung may mapupuntahan pa tayong site. Kasi hindi naman pwedeng ito lang ang site namin ngayong araw. May mga ibang alarms pa kami. Kailangan pang i-clear din yun. So, tuloy-tuloy lang. Like, share, and subscribe. Katawar PH. And out.